May listahan na raw si Labor Secretary Silvestre Bello III na mga nasa likod ng kutungan umano sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Sila kasi ang itinuturong nasa likod ng pag-aaproba sa mga ika ngay direct hire ng mga OFW kahit yan ay bawal. Nakatutok si JP Soriano. Kabado si Freddy lang makausap namin dito sa direct hire section ng POEA. Nabalitaan na kasi niyang hindi aaprubahan ng DOLE ang mga Overseas Employment Certificate o OEC na mga dumaan sa direct hires. Gaya niya na papuntang Canada bilang caregiver. Magagalit ka. Kasi hindi naman illegal yung pagpunta ko doon. Dahil unang-una, may employer ako. Sabi ng DOLE, posibleng may anomalya sa loob ng POEA kaugnay ng direct hiring. Dahil naaprubahan daw ang mga hindi kwalipikadong aplikante. I will revamp the organizational structure of POEA. Babalasahin ko yung mga nungungutong doon. I already have names. Base sa POEA rules and regulations, bawal ang direct hiring sa OFWs. Maliban na lang kung miyembro ng diplomatic corps, kung international organization head of state ang employer, at kung government officials na may rangong di bababa sa deputy minister o kung mapapatunayang kaanak ang magiging employer. Marami akong naririnig na gawain doon sa POEA na kahit hindi ka qualified, pag nangotong ka, nagbigay ka ng such amount, ilalagay lang pangalan mo doon. Kahit alam nila na mandi-disqualify ka. Hindi pa maipaliwanag ng POEA kung paano naaprubahan ang mga aplikanteng sinasabi ng DOLE na hindi kwalipikado. Pero binalasan na ang mga direktor at iba pang opisyal ng POEA. Nag-create na talaga ng fact-finding to investigate the alleged anomaly ho. So, fina-fast track po namin yan. O yung proseso, marami yung mga dapat na i-take into consideration ng ating fact-finding. Pero para sa ilang aplikante, mas maganda raw ang direct hiring. Documentation fee lang kasi ang babayaran. Di tulad kung may recruitment agency. Kung pupunta ka sa mga agency, hindi mo rin alam eh. Yung mga iba, humihingi lang sila ng pera. Pag-aralan nila mabuti kasi hindi lahat ng mga direct hiring hindi maganda. Pero sabi ng DOLE, importanteng may agency para malaman ang background ng employers at maprotektahan ang mga OFW. JP Soriano, nakatutok 24 oras.